So good day guys, ito nga pala ang aking DIY printer stand. So double siya, isa sa ibabaw, isa sa baba. So sliding siya. Ang purpose ng sliding niya is para hindi ako mahirapan mag-navigate ng papel. Dahil ang printer ko is old school na rin. Saka kung makikita nyo to, tapunan to ng ink kasi CISS yun. Para sakali, dito tatapon yung pinaka-ink niya. Ewan ko lang yung mga bagong model kung meron na siya sariling discharge ng kumbaga tapunan ng ink. Kasi refillable yung printer ko for t-shirt and mugs. Yun. Dalawa siyang sliding. So nilagyan ko lang ng eto. Hawakan dito. Pero actually, maano nyo naman. At yung design niya nga pala is sticker vinyl. Just like yung shelves ko. Saka itong L table ko. So, pakita ko sa inyo yung focus yung may printer na siya. So kung makikita nyo, ayan, nakalagay na. Diba? So hindi ako mahihirapan maglagay ng papel dito. Tapos, pwede ko pa siya matroonship na maayos. So, sabay pa siya dun sa, pati yung wire sa likod, dahil may space siya, may butas siya para sa wire. Ang nakaligtaan ko lang kasi dito, dahil baguhan pala ako nagkakaroon ng idea sa gagamitin ko. Hindi ko siya nalagyan ng socket. Dat pala meron ng socket to. Sa susunod pang nag-design ulit nito ng bago, lalagyan ko na siya ng saksakan katulad nung sa TV rack. So katulad dito, madali ko siyang maano sa likod kung meron tayong kakalikutin. And ito yung CIS na sinasabi ko. May tapon kasi to ng ink. Pag nag-test kayo, nag-print kayo, meron siyang excess na tapon. So, yun lang. So, if you like this video, click like and subscribe sa YouTube channel ko. Sa Facebook page ko, meron ako. Post ko na lang dito. Yan. So, ito yung glimpse ng siguro matagal na yung video na to, pero dapat nagawa ko na po dati kasi wala akong video paano ko siya ginawa dahil baguhan pa lang ako sa YouTube nun. So, siguro kung gagawa ko nito next video ko na rin. So, if you like this video, click like and subscribe. Yun. Tingnan nyo pa yung mga unang video ko ilalagay ko dito.